kahit na naugnay ang Lakers kay Kemba Walker. Kagabi pinadala ng Celtics itong si Kemba Walker sa Thunder bilang kapalit nina Al Horford at Moses Brown at may kasama pang ang future pick. Ito mismo ay nanggaling kay Adrian Wojnarowski ng ESPN. At kung tatanungin bakit nga ba gumawa ng trade ang Celtics dahil bilang kapalit ng kanilang point guard na si Kemba Walker, nakuha nila ang dalawang sentro ng OKC na sina Al Horford at Moses Brown. At wala silang point guard na nakuhang kapalit dahil kung isipin ang kasamang future pick ng Thunder ay makukuha pa nila sa 2023. Pero bago natin yan pag-usapan, ang plano kasi ng Celtics kay Kemba Walker ay dispatchahin nga ang kanyang malaking kontrata. At sila nga ay nagtagumpay sa kanilang ginawang trade na iyon sa Thunder. Pero yun nga ang katanungan, bakit wala silang point guard na nakuha bilang kapalit? At kung isipin, hindi naman talaga po pwede maglaro ng point guard itong si Jason Tatum dahil nasa small forward lang at power forward lang ang kanyang posisyon. Dahil kung gagawin nilang point guard itong si Jason Tatum, siguradong gugulo lang ang kanilang sistema dito. At kaya para sa akin lang, gagawa pa ng trade ang Celtics at nasa kay Horford lamang at kay Tristan Thompson ang mawawala dito upang sila ay magkaroon ng point guard dahil malaki rin nga ang posibilidad na i-offer nga ng Celtics dito itong sina Tristan Thompson at kung sino man ang kanilang isasama para kay Dennis Schroeder ng Lakers. At bilang kapalit, mapupunta itong si Thompson sa Lakers, pero yan lamang ay aking opinion at parang ganoon din nga ang posibleng mangyari sa ibang team upang makakuha sila ng point guard dito. Pero dapat nabantayan dito ang Celtics at ang Lakers dahil yun nga maaaring magkaroon ng trade sa pagitan ng dalawang team na ito. Dahil si Thompson ay hindi na nga bago sa sistema ni LeBron. Kumbaga mga sir, ang dalawang ito ay may chemistry na. Pero yun nga mga sir, maliban sa Lakers ay marami pang option ang Celtics kung saang team man sila magti-trade. At patungkol naman kay Kemba Walker, para mismo kay Woj, maaaring nga siyang i-trade pa ng Thunder. Katulad ng kanilang ginawa kay Chris Paul at kay Carmelo Anthony upang makakuha ng mga draft picks pa. Dahil kung isipin lang, ang babata ngayon ng mga manalaro ng Thunder at sila nga ay seryoso sa kanilang rebuild na ginagawa. At kaya parang malabong mapabilang sa kanilang lineup itong si Kemba Walker, lalo na't prone sa injury ang manalarong ito. At kaya hindi na ako mabibigla kung sakaling i-trade man ng Thunder itong si Kemba Walker. At yan lang muna ang ating balitang basketball. And as always mga sir, mga ma'am, maraming salamat sa panunood.